ipaliwanag natin what's at stake dito sa inihain ninyo na petisyon sa Korte Suprema. Una po, yung move on na lang, talaga po marami na ako naririnig dyan. Sabi nga nila, move on na lang tayo sa Singapore, move on na lang tayo sa Japan, move on na lang tayo sa United States. Kami naman po, nag-move on kami. In fact, ang pag-move on namin, pinupurso namin yung hustisya, yung usapin ng hustisya at katotohanan. Gaano po kahalaga sa akin? Ito na po ang aking life, ito na po ang aking buhay. Nung ako'y sumangkot dito sa kilusan na ito para sa tunay na pagbabago, mahaba pa po ang aking buhok at kulot-kulot po. Nakalbo na po ako dito sa kilusan na ito. Opo. Dalawang beses na po akong nakulong at na-torture. Yung pangalawang pagkakakulong ko nga po, dinala kami sa motel at sa motel kami tinorture. So ano na po ito? Buhay at kamatayan, ika nga. Hindi po lamang ito personal na ambisyon. Dahil kung personal po lamang ito, ay my God, pwede naman po akong, you know, pumili ng ibang landas. Pero pinili ko po ang landas na ito, marami akong naging sakripisyo, hindi ko po gustong magpakabayani. Ang gusto ko po talaga ay magkaroon ng tunay na kalayaan, demokrasya at pagbabago sa ating lipunan. Yun po ang katumbas nitong lahat ng aming ginagawa. Kami po ay matanda na, hindi na kami magtatagal. Alam niyo po, may mga panahong halos linggo-linggo nagpaparangal kami sa aming mga kahenerasyon. Matanda na kami pero itutuloy pa rin namin po ito dahil sabi nga namin, we are on the right side of history and they are in the wrong. Mm-hmm.